1,000 piso para sa may 108 milyong Pilipino ang isa sa mga probisyon ng House Bill 8628 na inihain ni Speaker Lord Alan Velasco at Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Ito ang panukalang Bayanihan to Arise as One Act o Bayanihan 3 Law. May laan ring allowance para sa mga mag-aaral at guro. Yung 108 billion is really based on a budget of 1,000 pesos per Filipino. So, ganun po. In other words, masisigurado na lahat po entitled. Siyempre, kapag yung mga mayaman naman, i-waive naman nila ang kanilang entitlement to that 1,000 pesos. Meron din nilaan na 1,000 per student. May laan rin para sa mga nawalan ng trabaho at ayuda sa mga negosyong apektado ng pandemya. Pero meron din po tayong panukala na second wave nitong Small Business Wage Subsidy Program in-implement po ng DOF under Bayanihan 1. So since nagawa na nila last year, the presumption is kaya na ulit nilang gawin. May pandagdag rin sa pambakuna laban sa COVID-19, pagkumpuni ng mga nasira ng bagyo at ayuda sa sektor ng agrikultura, lalo't nagmamahal ang pagkain. Kailangan natin silang ayudahan kasi talagang matinding pinsala nangyari sa kanilang sector. And that's the reason for why mataas ang presyo ng bilihin. Ayon kay Kimbo, 420 billion ang kabuang halagang panukala nila. Mas malaki sa 400 billion ng House Bill 8031 ni Kimbo at 302 billion ng House Bill 8059 ng grupo ni Majority Leader Martin Romualdez na naunang inihain noong Nobyembre. Mas masasagot raw nito ang mga problemang wala pa noong inihain ng mga unang panukala. The first is yung recent announcement ng PSA on the 9.5% GDP contraction for the entire 2020. And the other, of course, is yung problema natin sa food inflation. To address those very important economic concerns, nag-file po si Speaker Velasco ng panibagong version ng Bayanihan 3. Sagot naman ng palasyo. Siyempre po, we appreciate the filing of Bayanihan 3 dahil kung kulang po talaga, then we will of course resort to Bayanihan 3. Sa ngayon po, tignan po muna natin kung anong mangyayari sa pagpapatupad ng 2021 budget at yung pagpapatupad pa rin ng Bayanihan 2 na extended po hanggang taon neto. Bagamat suportado ang anumang dagdag ayuda, nais muna ni Senador Kiko Pangilinan malaman saan apunta ang pondo sa Bayanihan 1 and 2. Tiniyak naman ng House Appropriations Committee hahanapan nila ng pagkukunan ng pondo ang Bayanihan 3. Inaasahang pagsasama-samahin ang tatlong panukalang Bayanihan 3 sa mga susunod na araw. RG Cruz, ABS-CBN News.